Hey, what's up, bro? What we Hello, do kumusta here mga we go katambay? back, back, Kumusta back, ang back, back. first day of school sa mga mag-aaral dyan? Masaya ba kayo dahil may maganda kayong gamit? May bago kayong damit? May bago kayong notebook? May bago kayong mga ballpen o kahit ano-ano man yan? Kumusta, kumusta, kumusta? So sa video ito, pag-usapan natin for you students itong video na to. Para naman ma-motivate kayo kahit konti man lang. So, gusto niyo ba? Simulan na natin. What's up? It's Ramly Gaspi here and welcome ka sa bago kong video. Kung bago ka pa lang sa aking channel or napadpad ka sa channel na ito, I'm talking about motivational vlog, travel vlog, at the same time, mobile photography. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe na para naman updated kayo palagi. Pwede na nyo na rin i-press ang bell button kung gusto nyong updated kayo palagi. Alam ko excited kayo sa unang araw ng pag-aaral nyo. So, dahil marami kayong bagong damit. Yun na nga na-mention ko kanina. So sana sa video ito, ibibigay ko lang yung pang-motivation sa inyo para naman magsikap talaga kayo hanggang lulo, hanggang sa huli. So, ito na. Ang unang-una talaga niyong tandaan is bakit kayo nag-aaral ngayon. Masaya ba kayo sa inyong pag-aaral ngayon? So, unang-una dyan, ano ba ang dapat gawin o para naman ma-motivate kayo mga students? So, ito na. Unang-una is isipin nyo mabuti kung ano ang nagpapamotivate sa inyo. So, what do you think? Siyempre, mga magulang natin, diba? Kasi sila yung naghihirap para lang makapag-aral tayo, para lang matustusan yung pag-aaral natin at pangangailangan natin, diba? So, isipin natin yun yung mga paghihirap nila. Hindi sila nahirapan na pag-aaralan tayo o pag-aaralin tayo simula pa lang kinder hanggang ngayon, diba? So, hindi na... So, sa pagsukli nila ng mga kahirapan na yan, dapat magsikap tayo kasi mahirap ang kanilang pinagdaanan, kaya magpakahirap din tayo sa pag-aaral. Ito yung the best na sukli sa kanila kasi ito yung sa tingin ko, base na rin sa experience ko, na sobrang saya nila kapag meron silang napagtapos na anak sa kabila ng mga kahirapan. Sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng mga malulungkot na araw, mga masasakit na araw, o mga paghihirap talaga. So, ito yung sukli natin, diploma, di ba? So, bilang isang estudyante, kailangan na talaga natin na magpursige mag-aral. Kasi, alam ko na ang failure is madali lang yan. Pero ang success, kailangan talaga yan ng effort. So, napaka-importante talaga na gumawa tayo ng mga hakbang ngayon. Ngayon na, simulan nyo na. So, yan ang number one. At yung number two naman is, be optimistic, not pessimistic. Kasi, kadalasan sa atin, iniisip natin yung negativity kahit hindi pa natin ito nasubukan, di ba? Kasi, alam ko, failure is easy and success is more on effort. So, masyado siyang mahirap, guys. So, kailangan sumugal tayo sa ating buhay. Ganyan talaga ang ating buhay. Hindi tayo magkakaroon ng success sa ating life kung patuloy tayong mag-give up, hindi natin sinusubukan kasi takot tayo sa failure. Failure is ingredients lang yan o sangkap lang yan sa ating pagsisikap para patungo sa ating success. Napaka-importante talaga yan. So, iwasan na natin yan o alisin na natin yung negativity sa ating pang-iisip. Always take on the positive side na kagaya lang ng susubukan ko to kasi gusto ko makapagtapos. Susubukan ko to para naman may mapakita ako o may pagmamalaki ako sooner or later, di ba? Napakagandang isipin, napakasarap sa tenga na ganyan yung pag-ugali niyo. Kaya ang payo ko sa inyo, yan lang. So napaka-importante talaga. Kahit konti man yung mga pinagsasabi mo o anumang nasa isip nyo ngayon, always think positive and praise to the Lord. Napaka-importante yan. Yan yung number 2. Ang number 3 po mga tambay is, ito yung
don't compare yourself anyone in this world, because in that case you're insulting yourself. Never compare. Stop making excuses na hindi ka bagay doon kasi mahirap ka, hindi ka pwede mag-aral dahil wala kang gamit. Hindi ganyan, kasi maraming paraan kung gusto nyo lang talagang mag-aral. Kasi walang mahirap o mayaman sa edukasyon. Ang mahalaga, nagsusumikap ka kasi gusto mo na makapagtapos o meron kang mararating na maganda. Kasi ang edukasyon ay hinding-hindi yan mananakaw ni kahit sino man. So alam nyo ba yung Nike na brand? Brad, meron silang campaign about yung meaning ng Nike is ito yung just do it. Maraming namumotivate dito. Sana isa rin kayo sa mamumotivate sa isang brand na to. Just do it. So yun yung number 3. Never compare talaga, kasi iniisip sa bilang isang Pinoy, magkukumpara talaga natin na bakit ganyan, mahirap sila, mayaman sila, meron kompleto sila, may gamit sila. Ang kasi mga ganyang ugali, guys, ito yung makapagpa-delay ng iyong success. Bakit? Dahil iniisip mo na lang palagi na baba ka, mababa ka, hindi ka makapagtapos dahil wala kang kwenta. Huwag niyong isipin yan. Be positive sa sinabi ko nga sa number 1. Number 2 pala, be optimistic, not pessimistic. Kaya, i-push niyo na lang yan. Keep pushing and trust in the Lord. Don't be afraid, just believe. Yan lang, simple lang yan, guys. Kasi ang pagsisikap, mahirap talaga. Pero worth it naman kung ito ang inyong ipagpatuloy, diba? So number 4 na tayo. Number 4 para naman mamotivate kayo, guys, is visualize your intention. Ano bang gusto mo sa iyong life? You must set a goals na gusto mong abutin para naman mamotivate kayo palagi, kasi yan ang base na rin yan sa aking experience. Nag-set ako ng goals na gusto kong makapagtapos, gusto kong makabawi sa aking pamilya, at gusto ko rin na meron akong pinag-aralan. So yun, siniset ko yun na goals, kaya nagbibisualize ako ng ito yung mga intentions ko, ito yung mga gawin ko para ma-achieve ko yung goals na yun. So yan, na-achieve ko na rin by the grace of our Lord. Thankful din ako, at sa tulong din ng aking pamilya, thankful din ako. So yan yung number 4, is napaka-importante, visualize talaga, guys, kasi hindi mo ma-achieve yung tunay na success kung wala kang pananaw sa buhay mo, wala kang pananaw sa pag-aaral mo. Kaya value talaga, guys, value each. So yan yung number 4. At yung itong huli is napaka-importante, at ito yung dapat actionan nyo talaga. At ito yun ay ano yun? Start now. Wag nang magpatumpik-tumpik, wag nang maraming satsat. Simulan niyo na ngayon, kasi time is gold and don't lose time, kasi mahalaga ang oras. Kaya wag niyo sayangin. Kahit man sa tingin niyo huli na kayo sa inyong pag-aaral ngayon, simulan niyo na ngayon. Hindi pa ito ang huli, ito pa ang simula. Kaya simulan niyo na, kasi naniniwala rin ako na action speaks louder than kayong sumagot. Mali. Plans. Kasi hindi puro plano lang. Dapat may gawin ka din. Kasi napaka-importante na umaksyon ka. Hindi lang yung puro lang visualize. Hindi lang puro positive yung pag-iisip mo. Pero wala kang ginagawa. Wala din rin yung kwenta. Wala din rin yung kalalabasan, di ba? So napaka-importante na gumawa ka na ngayon. Gawin mo na yan ngayon. At if you can do it today, do not wait until for tomorrow. So kung kaya mo nang gawin ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang gawin, o huwag mo nang hintayin na dumating pa ang bukas na magsisisi ka na huli na pala. So gawin nyo na ngayon. And ito lang masasabi ko sa inyo, failing isn't an option. It's just a matter of finding it. So ang failure is meron talaga yan, kasi dumating yung failure na yan kapag sinubukan mo. Kaya yan ang magbibigay na sa'yo ng tibay ng loob, kasi sinubukan mo, kaya meron kalalabasan yan, yung tunay na success. So yan lang muna sa ngayon. Sana may natutunan kayo, at huwag kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe sa akin channel. And see you sunod kong video. It's MM and it's Motivation Monday. Thank you for watching. Bye-bye and I love you.